basically, sinasabi nyo, ginagawa to, no? Gawain to ng mga unscrupulous foreigners to legitimize their stay in the Philippines and present themselves as Filipino citizens. So, common po ba ito sa mga, ano? Kumbaga, hindi ito isolated case? It's not an isolated case. Merong talagang sindikato dito sa bayan natin. In fact, nalala mo yung kaso ng apat na mga Chinese nationals na nahuli sa Bangkok, Thailand a few months back. No? Merong kasong ganoon na na-monitor ng aming komisyon, pinagbigay alam sa amin ng Office of the Police Attaché in Bangkok, Thailand. They were billeted in a hotel, tapos yung presenta nila yung passport, Philippine passport. Nagkataon na yung concierge, Filipina. So nagtagalog, hindi makapagsalita ng Tagalog. So yung ating kababayan na yun na nasa concierge, ni-report sa ating, I think she reported first to the Bangkok police. Then yung Bangkok police got in touch with our police attaché in Thailand, Colonel Matalang. Then, nung inimbestigahan na, nalaman nila na yung passport, postal ID and live birth, certificate of live birth, ay nabili nila sa equivalent ng 2 million pesos. No? Grabe. Meron talaga. May sindikato dito sa bayan natin na namimeke ng ganyan. No? So, binabantayan din namin yan, Christian. No? Kaya lang sabi mo nga, at sabi ko rin sa ibang mga public interviews, sa ibang public forum, 49 lang kami. No? So, we're spread too thin. Para, kasi itong problema sa illegal na mga pogo, sangay-sangay yan, Christian. SIM cards. Peking SIM cards. Visas. No, mga cloning devices, mga peking ospital. So, sangay-sangay yan. Hindi lang yan isang problema. Kaya nga, the problem of scam farms, the problem of pogos, nanganak po yan ng napakaraming iba't ibang klase ng krimen. Di ba? Okay, understand. No? I understand your predicament, no? Pero sana nakikinig yung legislators natin kasi pwede nilang palakasin pa yung trabaho ng PAOK. Diba? Pwede dagdagan ng tao, dagdagan ng pondo as you deserve. Kasi magandang ginagawa nyo in terms of cracking down on these pogos. Pero yung kay Alice Kuo, so lumalabas, sabi nyo hindi siya isolated case, no? Yung pagpeke ng kanyang identity. Miss Aben, there could be other Alice Kuos out there. Yes, sir. They may not be mayors, Christian. They may not be mayors. They may not be politicians. But hindi ako... I could hazard, I guess, by saying na maraming Alice Kuo dyan who are in private practice or who are in businesses presenting themselves to be Filipinos, able to enjoy the benefits and rights of being a Filipino when in fact, he or she is not a Filipino. So, marami yan. I'm sure meron yan. Nasaan po ba ngayon si Mayor Alice Kuo? I understand sumulat siya sa PAOK, no? Asking for kanina a fair po, shake. Pinareceive niya. Opo, hindi ko pa po nadadraft yung aming sagot. So, kaya pa ako nasa opisina pa ngayon kasi I will draft a reply to that letter. Trabaho niya rin pala yan, no? Kaya rin niya sasagot. Eh, ganun po talaga. Ilan lang kami? 49 lang po kami. Pero yun ba, kasi ang daming isasampang kaso sa kanya. So basically, nate-telegraph na rin. No? Sabi niyo, non-bailable. Eh meron bang ano, nasa lookout bulletin na ba yan si Alice Kuo kahit pa paano? Kasi yes, baka tumakas. The whole Kuo family has a lookout bulletin. So the commissioner of the Bureau of Immigration will be informed if any of the Kuo siblings present themselves in any points of exit in the country. And the immigration commissioner is instructed to inform the Justice Secretary and or the Chairman of PAOK, the Executive Secretary, if they do attempt to leave the country. And not only that, they are being watched 24/7. Nandito pa sila as you speak? Yes, sir. They're still here. Kasi nakakatakot dito, mukhang malawak yung galamay nila. Ang daming pera. So, hindi siguro out of the question na baka meron sila mga law enforcement people na na-impluensyahan, hindi po ba? That is not, you know, that is not, well, napaka-posible. Hindi malayo.
Ito sir, binabasa ko ilang comments dito, medyo kinakabahan yung ibang viewers natin kasi marami rin kayo nare-reveal na information. Pero siguro you can assure our public, our viewers, na everything is under control. Tama po ba? Yeah, binabantayan po natin siya. Eh, wala na rin ng kaming choice kundi i-reveal yan sapagkat naunahan na ho kami. Naunahan kami ninyong mga nasa media. Hindi namin alam paano nyo nakuha eh. Hindi ko rin alam kung paano lumabas, pero understanding ko kasi nilabas ng office ni Senator Gatchalian. Tama po ba? Yes. Pero bago po niya nilabas, meron na rin nakapaglabas ng mga media outlet. So, we don't take it against the media. Oh. Yeah. Ito pala, yes, no? Sir. Kasi, yung trabaho niya, syempre, natutukan niya sa Alice Goa, no? Ilan pa po yung mga kapasuhan niya soon or this Friday? Sa Friday po, mag-isa lang po muna siya. We will focus on her on Friday. Then in the next few days, next week naman po, yung mga co-conspirators niya, yung mga kasama at saka mga officers din po, mga incorporators and officers of the companies that were involved in human trafficking doon sa Baupo compound. How about other officials of in government who could have been involved here? For instance, yung mga regulators. Kunwari lang, hindi natin sinasabing ganun. Pero kunwari, baka meron silang mga kasabwat from PAGCOR, local governments. Sinisilip din po ba yan? We're also looking at that angle. Opo, sapagkat, as I've said in other interviews, there is no amount of organized crime in the Philippines. No amount of organized crime in the Philippines will be able to proliferate without the direct or indirect participations of co-opted or corrupted public officers. Given na yan dito sa bayan natin, no? Matagal ko na ang personal na inaaral itong organized crime. This is my field of study as an academic. So, alam ko po na hindi mamamayagpag ang ganyang kalalang problema kung walang corrupted government official. Kaya inaaral din ay iniimbestigahan din po namin yung mga maaring naging sangkot. Okay. Sir, pasensya na kayo. May ilang mga tanong pa po tayo rito. Alam ko napaka-busy niyo. Nahihiya ako dahil sa oras nyo, no? Opo. Marami kayong inaasikaso. Konti na lang po, ano? So basically, kasi yung PAGCOR, diba, they were making a distinction between legal tsaka illegal POGOs. Sa experience nyo, is that even tenable? Kasi yung binabanggit nyo, yung mga na-read nyo, lahat sila may lisensya, eh. Hindi po ba? Yes, sir. Ang wala lang lisensya ay itong sa PORAC. They lost their license in October 2023. So the PAGCOR decided with finality last May 22, 2024 na wala na ho talaga itong lisensya. So the rest ng mga una namin na-read, may mga lisensya po yun. So gaya ng panawagan ko, PAGCOR has to step up its game, so to speak. Hindi lang basta presence. Doon po sa Baupo Land Development, meron po silang opisina doon sa compound ng Baupo, no? 24/7 po kasi according to the new internet gaming license mechanism protocol, dapat po 24/7 nagbabantay po sila doon sa mga licensed nilang mga operators. Kaya lang they have to be technically competent. Kaya po lagi kami nagmi-meeting nila General Villanueva. Si General Raul Villanueva happens to be the Senior Vice President for Security niyang PAGCOR. So we've been trying to crack our heads to come up with a better regulatory mechanism for them. Alam mo, Christian, how I wish na pag nagkaroon ng palisiya ng total ban, isang click of a finger, lahat sila mawawala. But from my law enforcement analyst perspective, it doesn't happen like that. No, katulad itong mga nasa scam farms ngayon. Dati mga lisensyado yan, Christian. So when their licenses were canceled by PAGCOR, did they pack up their bags and leave the Philippines and go back to China, Malaysia, Vietnam, or wherever they came from? No, they did not. They simply transferred office. They packed their computers, their cloning gadgets, their SIM cards, and they transferred from one building to the next. In the next building where they transferred, hindi na po sila, hindi na namin sila matrack kasi wala na sila sa regulatory list ng PAGCOR. Kaya before we totally ban them, kinakailangan
mag-isip muna kami ng isang solusyon kung saan maililista namin lahat. Sino ba yung mga empleyado? Ilan silang nasa Pilipinas? Anong mga addresses nila? Nang sa gayon, pag nagkaroon ng total ban, one big swoop, bam! Deport. If that happens, then the total banning of all these POGOs will succeed. But if we can't get them all in one big swoop, total ban will fail kasi they will just go under the radar. So, mag-underground lang. So, tuloy operation, yes, mas mahihirap yung trabaho ng law enforcement. Yes, pero sana, sir, mas mahirapan. Napaka-logical ng sinasabi niya, sana nakikinig po yung ating mga policy makers, no? Kasi, actually, yung tanong ako, ibaban, hindi pa malino sa atin kung yun yung magiging decision, no? Anyway, so, yun yan, lumalabas, miski may lisensya ka, nakakagawa sila illegal na no, operasyon. So, saan nagkulang? Regulation, tama po ba? Sa regulatory framework, yes, natin? The regulatory mechanism is insufficient. Inadequate po yan. Given na yan. No? Kasi, sabi mo nga, yung sinasabi rin ng iba, most of these scammers are hiding behind the veneer of legality. It's the license that actually provides them the impunity to do this scamming. No? Marami kaming binabantayan eh. No? I don't want to butt heads with PAGCOR kasi kasama po namin sila. Kaya lang, sila din talaga. Hirap po sila. But then again, Christian, remember, this POGO did not happen in the current or in the current administration. It did not happen overnight. They came on board as early as 2016. Right? Then they had their, yes, peak 2019. No, and they were unregulated to the point that no amount of operation could be done against them from 2019 all the way to 2022. Nung 2022, pagpasok ng bagong administrasyon, remember, Secretary Benhur Avalos raided yung kauna-unahang branch ng Lucky South. Ang tawag pa sa kanila noon, Lucky South 99 Outsourcing. Na-raid sila dyan sa Mike Clark. No, bakit? 43 Chinese nationals were kidnapped by that particular POGO hub. No? Kaya nalungkot nga kami nung nakita namin nag-ooperate pa sila dito sa may Porac, Pampanga. Sana nag-due diligence man lang yung mga regulator at saka yung LGU. Sana hindi na nila binigyan ng lisensya at saka permit kasi may track record na nga of doing this kidnapping and torture. Well, what can I say? Ramdam ko yung gigil niya, sir, no? Talagang nakakagigil talaga yung git nangyayari. Pero ito, tumbukin na natin kasi tinitingnan ko yung timeline, eh. Ba, tama yung binabanggit ni Sir Winston, no? 2016. Diba, naglabas ang regulation ng PAGCOR dito. Ang sabi niyo pala, ang heyday nila was 2019. Yes, sir. Pero nung binanggit niyo kanina yung mga operations niyo, 2023, tumbukin na po natin. Hindi ba namayagpag ito mga POGO dahil doon sa nakaraang administrasyon? Kasi bakit ngayon lang natin nakikita yung mga operasyon na hindi naman sikreto, di ba? Well, I was not part of the previous administration's regulatory and enforcement authority. I was a mere analyst during that time. All that we did was draft threat assessments during that time and we were non-operational. By we, I'm referring to PAOK. No? So PAOK only became operational again in 2022 in the current administration. No, in fact, we were reconstituted February 1 of 2023. And the executive secretary sitting as our chairman gave us a marching order, no, go out and neutralize these scum farms. So I thank the current leadership for allowing us to go out there. Otherwise, patuloy pa po itong mamamayagpag kung we were not let loose, so to speak. Yeah. Tama kayo, no? Tama kayo. Very good point yung binabanggit nyo. Eh, na-reconstitute lang kayo under the current administration. Eh, bakit nagkaroon tayo ng parang matinding gap, di ba? From 2016-2022. Yun ba yung dahilan? Well, you'd have to ask the policymakers about that. You'd have to ask the administration of the former president why PAOK I don't know how to say it, but siguro magandang tanong was why were the POGOs allowed to act as they did
in the years past.